Hello mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. Muli, ako po si Parak TV. At alam niyo po ba mga kababayan, ako po ay sumasaludo dito po kay Doktora Clarita Carlos po ng UP Diliman. Siya po ay isang professor po ng political science diyan po sa UP. Tumahanga po ako sa kanyang galing na naipakita doon po sa SMNI Presidential Debate. Subalit bago po ang presidential debate mga kababayan ay hiningan po si Doktora Clarita Carlos ng advanced question ng SMNI. At ito po ay kanyang ipinahayag sa kanya pong interview mga kababayan. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Prof, ano po debates as they come and go, syempre ito po ay inaabangan ng ating mga botante, no? Pero kapag ang isang debate nga po ay inorganisa ng isang grupo na meron ng inendorsong kandidato, ano po ba ang mensaheng ipinapadala nito sa mga taong bayan? Actually, that's not relevant, Tony. Dahil at the start of when they started to invite me, engage me for this SMNI, no? I didn't even bother to find out, I mean, who is sponsoring it, etc. Of course, there were other panelists there, but I was more concerned about the format, no? Are you a panelist? And muna pa lang, gusto ko nang umatras kasi they were talking about advanced questions. Sabi ko, no, I'm out of here if you're going to do that. I mean, so why am I going to participate in that format, diba? So they invited you to be a panelist, bro? Mamaya? Yes, I will be a panelist mamaya. Apat kami dyan. So ayan po mga kababayan, matapos po nating mapanood ang statement ni Doktora Clarita, no? Nagpapasalamat po tayo kay Doktora Clarita Carlos na hindi po siya nagbigay ng advanced question. Kaya naman po makikita natin kung ano po ang mga nangyari noong debate. Ito po, may mga funny moments po tayong mapapanood dito. Ito po ang kinalabasan mga kababayan. Panoorin po muli natin mga kababayan. We also abolish the AFP as it is configured presently because, you know, that was designed during the American occupation because we have new security interests and therefore the doctrinal framework will also follow through. If you abolish the AFP and as you have indicated, as four of you have indicated earlier, that it is really the sea which needs to be protected and yet, you know, the bulk of your AFP is consists of the army, which is running after insurgency, which is not its mandate, by the way. So shouldn't you be abolishing the AFP and putting a little bit more manpower and equipment on the Marines and the Navy, well, as you have articulated earlier? That is a question for our military planners and thinkers as to how they which branch of the military should be beefed up, should be strengthened. But you will be the potential commander-in-chief of the Republic. So decision will really be on your desk. Yes. So ayun po mga kababayan, ano, nakita po natin ano, nasabi po ni Professor Carlos na siya po ang potential commander-in-chief mga kababayan. Kung sakaling siya ang mahalal ng mga kababayan, hindi niya pala alam kung ano ang gagawin dito po sa AFP natin. Na dapat po sana ay siya po ang magdidesisyong kung paano papalakasin pa kung ano pa ang kailangan ng ating AFP mga kababayan. Subalit wala, iaasa niya pa rin mga kababayan dito po sa pinaka matataas na dibisyon ng AFP kung anong gagawin. Naku mga kababayan, mag-isip-isip po tayo kung ito po ang magiging presidente natin. Iaasa at iaasa niya sa iba. Kaya ba siya tinatawag na spoiled weak mga kababayan? Ito ba ang dahilan? Eto po mga kababayan, may isa pa po tayong video. Panoorin po natin, tapusin po natin itong video na ito mga kababayan. Ay kailangan depensahan ng kanyang ng estado ng gobyerno ang sarili niya at ang kapakanan ng taong bayan at kaya tuloy-tuloy itong problema na ito, tuloy-tuloy dapat ang ating gawing peace talks hanggang nagkaroon na tayo ng talagang matunay na agreement ng kapayapaan. So ay kailangan depensahan ng kanyang ng estado ng gobyerno ang So yun nga po no, matapos po nating mapanood ito namang isang video na tumatawag kung saan ay utal-utal naman sa pagsagot itong si The Junior. Napakasimple, Tagalog lang at uutal-utal ka pa.
ano kaya mga kababayan ko, ano kayo ang nasa puso ng isang kandidato? Kasi mga kababayan, kapag nagsasabi po tayo ng totoo, eh madali lamang po mga kababayan itong ipaliwanag sa tao. Kung ang prinsipyo mo, kung ang iyong plataforma de gobyerno ay nandyan sa puso mo mga kababayan na gusto mong maiparating sa tao, madali lang po itong maideliver mga kababayan at hindi ka mag-uutal-utal. Marami po tayong mga presidentiable dyan na magagaling magsalita mga kababayan, matagalog man mag-English, hindi po sila na uutal-utal kasi kabisado po nila ang kanilang plataforma de gobyerno. At sa mga ganitong issue mga kababayan ng lipunan, pag-aralan po natin. Suriin po natin mga kababayan ko kung sino ba talaga ang nararapat sa kanila. Mga kababayan, muli nandito ang aming Yorme Isko Moreno. Pag-aralan niyo po ang kanyang plataforma de gobyerno. Si Isko po nagawan na niya. Nasolusyonan na niya at ipagpapatuloy na lamang. Samantalang ito, simpleng debate, hindi po maipahayag ng diretso ang kanyang plataforma de gobyerno. Ito po kaya mga kababayan ang iniiwasan nila kung bakit hindi sila ganong umaattend sa mga forum at interview. Iniiwasan po talaga nila na magkamali mga kababayan para po may ibato sa kanila. At katulad nga po ng paulit-ulit natin sinasabi, kung ang iyong plataforma de gobyerno ay mula sa iyong puso tapat para sa mamamayan, para sa mga Pilipino mga kababayan, hindi ka po magkakamali na i-deliver yan dito po sa sambayan ng Pilipino. At yun po ang inihintay ng sambayan ng Pilipino na malaman ng iyong plataforma de gobyerno. So mga kababayan, mag-isip po tayo. Muli, ito po si Parak TV. Magandang araw po sa inyong lahat. And God bless po. Salamat po.